Sige po, tayo pong lahat ay mag-ready na po sapagkat makikinig na po tayo ng mensahe buhat sa pinakapuso ng ating Panginoon. Amen? At mag-expect po tayo na dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Sige po, tayo na pong lahat ay tumayo. Amen? Tayo na pong lahat ay tumayo. At magtaas po tayo ng ating kamay patungo ng langit. Hallelujah. Taas po tayo ng ating mga kamay at yumuko po tayo at pumikit. Hallelujah. Yumuko po tayo at pumikit. Muli natin pakalasain ang malakas na presensya ng Diyos. Ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carrillo. Pinakamataas sa parangal para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Let your presence fill our hearts. Let your presence fill our hearts. Let its vessel open up to you. Let its vessel open up. Let's sacrifice the praise. Inyo pong pagilingin ang aming mga karamdaman. Gawan nyo nga po kami muli, Ama ng Himala. Kayaan nyo pong maranasan muli namin ang inyong kabutihan. Muli o Diyos, idagdagan nyo sa amin ang inyong mapagmahal na mga kamay. Nais namin muli maranasan ang inyong pag-ibig. Isang pag-ibig, Panginoon, na nagpapawi ng aming kahinaan, na nagpapawi ng aming kalungkutan. Lahat po, Diyos, ng aming doubts, worries, and unbeliefs, O God, ay napapawi, Panginoon, as we feel your loving touch. Kaya naman po muli, Ama, bisitahin niyo po kami sa araw dito. Bigyan niyo po kami muli ng isang karanasan na maghahatid sa amin sa mas mataas pang paglilingkod sa hintagin ng pangalan. Panginoong Diyos, muli, Ama, amin pong inaamin, tinatanggap.
that apart from Thee, we can do nothing. Kaya naman po, Ama, Ikaw po ang sinasabi na aming may-ari ng lugar na ito. You are the owner, not just the guest of this church. You are our producer, our programmer, our director. Ikaw po ang lahat-lahat sa aming Panginoon. Kaya kayong pa lamang, Ama, punin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito'y para lamang po sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesucristo at ng Baba sa iyong pagsabi na. Amen. Palakas na palakas sa ating Diyos na buhay. At yung mga nakikita nating mga hypothermic air conditioner. Yun ang ayon. Yung mga nakikita natin yan ay hindi pa yan. Sapagkat i-install pa natin ang talaga ka package type air conditioning unit. At pagkaikapit natin, yan ay pangkalat lamang po ng lamig. Amen po ba? Kaliwanag po ba yun? Pakisabi, hindi pa yan. Dahil hindi ko pa ibinibigay ang passports ko. Sino man yun. At hindi pa buo na ibinibigay. Kapag hinihintay na mo, pakisabi, hinihintay na ni Lord. At narinig po natin sa mga patotoo ng ating mga kapatid na sila po ay nagsasacrifice. So, totoo po yun. May mga time po talaga sa buhay natin, no? Talagang todo tayo biyaya. Pero may mga time kapag alam natin, para muna kay Lord, higpit muna tayo ng sinkaroon. Tama po ba yun? Naunawaan po ba natin yun? Kaya natin magluwag ng ating sinkaroon at kaya rin natin maghigpit ng ating sinkaroon. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Sabi nga ni Apostle Paul, I learned to be full and I learned to be abased. Kaya dapat tayong lahat ay alam natin yan. May panahon na kinakailangan natin, marangya tayo. Pero may mga panahon na kinakailangan natin maghigpit ng sinturon para sabihin natin, Lord, hindi muna kami, sa'yo muna ito. Amen po ba? Amen po ba? Sino pong nakakaunawa nun, taas ang kamay? Yung lupos na nakakaunawa, taas ang kamay. Yung makakaunawa pa lang, taas din ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang mapakinggan natin yung mga patotoong yan. At huwag natin kalilimutan that as we seek first His kingdom and His righteousness, Matthew 6:33, the Bible says, the Lord will give us all our needs. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa oras na ito, napakaganda ng mensahe ng Diyos. Pinamagatan, gaano mo kamahal si Jesus. Pakisabi, gaano mo kamahal si Jesus or gaano mo kamahal si Jesus. How much do you love Jesus? Isang tanong, no? Gaano mo kamahal si Jesus? Yan. No? Pwede rin gaano mo kamahal ang ating inang bayan. Gaano mo kamahal ang iyong minamahal. Gaano mo kamahal ang ating iglesia. Gaano mo kamahal ang iyong eskwelahan, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, o ang sino pa man. Pero sa oras na ito, ay ang tanong ay, gaano mo kamahal si Jesus? Pero bago natin na puntahan yung gaano mo kamahal si Jesus o yung pagmamahal natin kay Jesus, alam natin yung John 3:16. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. No? Ibig sabihin, bago natin na tanungin ang ating mga sarili kung gaano natin kamahal si Lord, tanungin muna natin si Lord, gaano ba tayo kamahal ni Lord? At napakaraming versikulo niya. Lalo na kung kayo po'y gumagamit ng Bible na kagaya ko, na study Bible, na isang verse tuloy-tuloy na yan dahil may reference. Kapag kayo ay nag-download ng Bible sa inyong mga cellphone at yan ay study Bible or reference Bible, tuloy-tuloy na yung mga versikulo, mababasa mo na talaga. Ano po? At gaano po talaga tayo kamahal ng Diyos? For God, so love. Pakisabi, so love. Yung salitang soul love, gayon na lamang, no? That is indescribable. Hindi kaya ipaliwanag. Immeasurable, hindi kaya sukatin. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa katauhan kasama tayo riyan, tayong lahat. That He gave, binigay niya ang kanyang one and the only Son. No? Yung meron siyang iisa lang, pakisabi iisa lang, binigay niya walang natira. Ganun tayo ang mahal ng Diyos.
Yung nasa kanya, iisa lang binigay niya, yung iisa lang niyang buhay, no? Bilang Diyos, siya po'y nagatawang tao. Alam mo, ang Diyos, hindi pwedeng mamatayan eh. Kaya nga, kinakailangan siyang magkatawang tao para siya mamatay. At yung kanyang kaisa-isang buhay na ito nung siya nagkatawang tao, ibinigay niya para sa atin. Amen? Upang sino man na sa kanya'y maniwala o manampalataya, hindi na mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In order for us to have everlasting life, ang Diyos ang binigay niya yung kanyang kaisa-isang buhay, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, the one and only son. Alam niyo po si Abraham. Si Abraham is a type of God the Father. Si Abraham ay tipo ni Jehovah God, ang God the Father. Kasi si Abraham, iisa lang yung anak niya. Abraham waited for 25 long years in order for him to have a child. At nung siya'y nagkaroon na ng anak after 25 years, akalain mong hiningi ng Diyos. Akalain mong hiningi ng Diyos yung kanyang anak. No? Eh hindi naman nagatubili si Abraham, binigay niya sa Diyos yung kanyang anak. Sabi niya, sa Diyos nagmula, eh may karapatan siya. At kung sinasabi ng Diyos, nadadami ako sa abagitan ng aking tunay na anak na si Isaac, so therefore, ibabalik niya yan at binalik ka ng Panginoon. Amen po. Pakisabi tunay na anak. Kasi nga ang tunay niyang anak, sa tunay niyang asawang si Sarah, si Isaac. Meron din siyang anak na hindi naman niya ito sa tunay na asawa dahil pinilit lang siya ni Sarah na masipingan itong si Hagar na alipin ni Sarah. So ang nangyari, nagkaroon siya ng anak dito. Ito nga po si Ismael. Si Ismael ang pinagmulan ng mga Arab nations. Amen po ba? So si Abraham was a type of God the Father na hindi niya winidhold ang kanyang kaisa-isang anak. Ganon din po ang amang sumasalangit, hindi niya winidhold ang kanyang kaisa-isang anak no, na si Jesucristo upang tayo ay hindi na mapahamak o hindi pagkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen po ba? Tayo po ay patungo ng langit. Hindi lamang tayo nagpapakasakali o nag-aalatsyamba. Sigurado, langit po ang ating punta sapagkat ang liwanag shall not perish but have everlasting or eternal life. Romans 5:8, tingnan natin yung Romans 5:8. But God demonstrates His love, His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kagaya nito, nung ito ay binibili natin sa mall, masyadong limited yung kanilang mga stocks, ano po. At ang sabi nga natin, hindi namin kailangan yung maliliit, kailangan namin malalaki. So ang sabi nga noon ng promotizer, sabi nga noon doon po kayo sa warehouse pumunta para makita nyo lahat ng malalaki at maidemo sa inyo. Amen po ba? So ibig sabihin ng dinedemo, ibig sabihin pinapakita. Amen po ba? Paano dinemo, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Bagamat tayo yung mga makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Amen po ba? Handa po ba kayong mamatay sa inyong mga mahal sa buhay? Medyo mahirap yun, no? Handa po ba kayong mamatay para sa inyong mga kaibigan? Handa po ba kayong mamatay para sa inyong mga kaaway? Si Kristo po ay hindi lang handa na matay talaga para sa kanyang mga kaaway. Tayo po yun. Sa 1 John chapter 4, verse 10 says, this is love. Ito ang pag-ibig. Yan. How do you define love? Yan. Love is like a rosary sa Manila that full of mystery. Love is the beginning of Christ. Love is like a grave mental disease. Sabi nila ganun. Pero this is love, sabi ng Bible. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito ang pag-ibig, hindi natin siya mahal. Minahal tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang atoning, pag sinabing atoning, handog na sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Maliwanag po mga minamahal. Tayo po ay nagkakaroon ng buhay na hanggan sapagkat may Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin.
So, na-establish natin yung love ng Lord. Hindi natin siya mahal. Mahal niya tayo. Nag-sacrifice siya. Binigay niya kanya kaisa-isang anak na si Jesus para sa atin. And not only that, ano sabi ng Bible, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ngayon ang tanong ay ito. Kung mahal tayo ng Diyos ng gayon na lamang, indescribable, immeasurable, anong klase naman ang pag-ibig sa atin ng Panginoon? Bago natin tuloy ang puntahan niyan, may apat na uri ng pag-ibig eh. Tinangan natin yung apat na uri ng pag-ibig. Yung unang uri ng pag-ibig ay tinatawag na agape. Write it down. Ang ibig sabihin ng agape ay kagaya ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. Yung tinatawag natin, for God so loved. Unconditional, indescribable, immeasurable. Pag-ibig pang Diyos. Ang ibig sabihin ng agape ay pag-ibig pang Diyos. Sabihin mo, pag-ibig pang Diyos. Number two, ano ibig sabihin ng isa pang pag-ibig? Pileo. Ano ibig sabihin ng pileo? Pag-ibig pang kaibigan. Pag sinabi mong, I love you Lord, pag-ibig pang Diyos yun. Pag sinabi mo sa kaibigan mo, I love you, pag-ibig pang kaibigan yon, ang ibig sabihin nun ay pileo. Ang mga iyan ay salitang Grego. Dahil ang Biblia ay naisulat sa Grego at sa Hebreo, Hebreo Old Testament, Grego New Testament, at may konting halo Aramay. Okay? So, pangalawa, pileo. Pangatlo, pag sinabi mo sa nanay mo, sinabi mo sa daddy mo, sinabi mo sa kapatid mo, I love you. Yun ay pag-ibig, pagmahal sa buhay, yun ay istorke. Istorke. Kitao pa ho ba rito? Yan. Pag sinabi mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong mami, I love you, mami. No, an istorke kind of love. Love for your loved ones or your family. No? Pileo, I love you, it means love for your friends. Agape, love for your God. And number four, ito yung pinakamababang pag-ibig na tinatawag na eros. Ang ibig sabihin ng eros, ito yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Yan. May tao pa ho ba rito? Eros, pagmamahal mo sa iyong asawa. Amen po ba? Sa palapakan ka natin na saglit ng ating Panginoon, naunawaan po ba natin? Sige, kopyahin niyo muna saglit yung mga kumukopya. Yan. Agape, pag-ibig pang Diyos. Pileo, pag-ibig pang kaibigan. Estorge, pag-ibig pang mahal sa buhay. Eros, pag-ibig pang mag-asawa. Yan. Yan ay mga salitang Grego. Dahil ang New Testament ay sinulat sa Grego at ang Old Testament ay sinulat sa Hebreo at may halong konting Aramay. Bakit Grego ang New Testament? Dahil yun ang international language ng panahon ni Christ. Ngayon, ano ang international language? English. Bakit Hebreo ang Old Testament? Kasi yun ang mga lingwahe, dialect, language ng mga Israelita noong mga Old Testament. Kahit naman ang New Testament, yun din naman pa rin naman ang kanilang language. Kaya lang, ang international language ay yun pong Grego. Amen. At puntahan natin mga minamahal sa aklat ng John 21. Siguro punta muna tayo sa verse 15. Bago natin puntahan yung verse 1 mamaya, balikan natin yan. Simulan muna natin sa verse 15. Tingnan natin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John. Yan. Sa mababaw na Tagalog, Simon, son of John. Sa malalim, sa mababaw na Tagalog, wala, mababaw na English. Sa malalim na English, sa mga King James Version, nababasa nyo, Simon, no? Yan, son of Jonah or the Bar-Jonah. Yan. Yung John at saka Jonah, parehas yun, variation yun. Simon, the Bar-Jonah, son of Jonah. Simon, son of John. Yan. Ganyan lang yung mga pangalan ng unang panahon, halos pare-parehas eh. Simon, Peter, John, Mark, Luke, no? Ganyan yung mga panahon ng unang panahon. Ngayon, medyo iba-iba na yung mga panahon ngayon, di ba? Iba na ang panahon ngayon, iba-iba na yung mga pangalan ngayon, di ba? Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Alam niyo ba nung unang panahon na ang mga pangalan ng ating mga Pilipino kinukuha sa kalendaryo? Alam niyo yun? Opo, kinukuha sa kalendaryo nung unang panahon yung mga pangalan natin. Glory to God.
Yeah, nang sabi nga noon, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga ito? Ano ba yung mga itong yun? No? Ang effect, tingin po kayo sa akin, sabi ni Lord, Simon, son of John, mahal mo ba ako higit sa mga ito? Mas mataas ba ang pag-ibig mo rito kaysa sa akin? Nakikinig pa ho pa tayo. No? Ituloy natin ang pagbasa. No? Yes, Lord, he said, you know that I love you. No? Opo, Panginoon, alam niyo po na kayo ay aking minamahal. At alam mo ba na hindi satisfied si Lord? Listen very carefully. Pag nagpapasa ka sa English o nagpapasa ka sa Tagalog, hindi mo lubos na maunawaan ang kahulugan ng you know that I love you. Pero kung papasahin mo yun sa Greek, sa original translation, o nagpapasa ka sa amplified version, makikita mo na yung ang tanong na Jesucristo, ito po, tingin kayo sa akin, Peter, agapaw me or agape me? Yun ang tanong niya. May tao pa ho ba rito? Ano yung agape? Pag-ibig pang Diyos. Peter, agape me? Ang sagot ni Pedro, tingin kayo sa akin, yes Lord, pileo you. Yun ang sagot niya. Tama ba yung sagot niya? Mali. Sabagat ang sagot niya, pagmamahal ay pang kaibigan. Para ganito, isa kang binata, nagtapag ka sa isang dalaga, mahal mo ba ako? Sasagot yung dalaga, oo, mahal kita. Pero pang kaibigan lang. Hindi ba pwedeng taasan mo? Hindi, hanggang dun lang talaga. Pang kaibigan lang. Dahil ako'y may iba ng minamahal, nakatali na ang puso ko sa kanya. Kung kaya mong alisin yung tali, sige, gawin mo. Pag hindi mo maalis yung tali, wala. Wala kang pag-asa. Pangkaibigan lang talaga ang pagmamahal ko sa iyo. Yun ang sagot ni Pedro. Ang sagot, ang tanong sa kanya ng Panginoon, Peter, agape me. Ang sagot ni Pedro, yes Lord, fileo you. Jesus said, feed my lambs. Bakit ang tanong ng Panginoon na ito? Pedro, higit mo ba akong mahal sa mga ito? Yan. Siguro puntahan natin yung John 21 beginning verse 1 para lubos nating maunawaan. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way, Simon Peter, yan, si Apostle Peter yan, Thomas, also known as Didymus, Nathaniel, si Nathaniel, siya rin si, si Nathaniel, siya rin si Bartolomeo, siya rin yun. Kaya dapat nyo malaman yung mga pangalan nila. Si Simon, siya rin si Peter, siya rin si Cephas. Diba? Si Tomas, tinatawag din nga si Didymus, no? Si Nathaniel, tinatawag din yan si Bartolomeo yan eh. E tao pa ho ba rito? Yan. The sons of Zebedee, sino yung mga anak ni Zebedeo? Si John at saka si James and the other disciples were together. Basahin natin verse 3. I'm going out to fish. Simon Peter told them and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Listen very carefully. Si Pedro ay isang mangingisda. Bago siya na born again, bago siya naging Kristiyano, bago siya naging apostle, siya isang mangingisda. At pagkatapos noon ay bumalik siya sa pangingisda muli. Yung iniwanan na niyang trabaho, binalikan niya. At siya po ay nang damay pa, nag-imbita pa siya. Hindi naman niya po nurse, hindi naman niya pinilit, pero inimbitahan niya pa yung mga iba. Sabi niya, mangingisda ako. At ang sabi ng anim, sasama kami sa iyo. At noong oras na iyon, wala silang nahuli. Wala silang nahuli. Bakit sila walang nahuli? Sapagkat sila ay wala sa kalooban ng Diyos. Kaya yung tanong ni Christ, balikan natin yung John 21 verse 15. Balikan natin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than this? So maunawaan natin yung salitang ito or this. Pedro, mahal mo ba ako higit sa pangingisda?
Pedro, mahal mo ba ako higit sa profession mo? Yun ang tanong ni Lord kay Pedro. Bawal ba na maging mangingisda? Hindi po. Isang marangal na trabaho ang mangingisda. Kung walang mangingisda, hindi na tayo makakain ng isda. Puro na lang baboy, puro na lang manok, high blood ang labas natin. Masama bang magtrabaho? Hindi. Dapat nga, lumalaki pa ang kita ng mga nagtatrabaho at lumalaki pa ang kita ng mga nagrinegosyo para lumalaki ang binibigay nila para kay Lord. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi masama ang maghanap buhay, hindi masama ang magnegosyo. Pero, bawal ito kay Pedro. Bawal ito sa mga apostoles na kasama ni Pedro. Bakit bawal sa kanila? Ano ang dahilan? Sapagkat sila ay tinawag ng Diyos hindi para magtrabaho, hindi para magnegosyo, kung hindi para manghuli ng kaluluwa at para mag-alaga ng iglesia at ng tupa ng ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Against pa tayo sa mga Kristiyano, ha? I'm referring to born again Trinitarian Christians, ha? Against ba tayo sa mga Kristiyano Trinitarian na tumatakbo sa eleksyon? Hindi. Gusto nga natin manalo sila dahil kinakailangan talaga ng mga Kristiyano sa politika. Amen! Ang tanong ay ito, against ba tayo sa mga pastor at mga apostol, ebanghelista, guru at mga propeta na alam nating tinayo ng Panginoon para maging mga ngaral at maging leader na iglesia at sila ay tumatakbo sa iglesia at ay sa politika? Against ba tayo sa kanila? Hindi tayo against sa kanila, pero hindi tayo pabor sa kanilang pagtakbo sa at pagpasok ng politika sapagkat hindi nila tawag yun. May tao pa ho rito. Yes. Burden is not a calling and calling is not a burden. May tao pa ho rito. Naunawaan mo ba natin? Bakit sabi nga ni Sister Christy Digi kanina, bakit nagsasacrifice siya? Oh, sapagkat alam niya muna yung pera yun nakatalaga muna para sa Panginoon. And listen very carefully para maunawaan ito ng body of Christ. Tayo po ay nakikinig sa apostolic message, sa apostolic teaching. Of course, pag tayo ay nakakapakinig ng mga aral ng evangelical, again, sa apostolic message yan. And even the full gospel and Pentecostal message is sometimes against the apostolic teaching. Siguro para lubusan nilang maunawaan kasi maraming inakaka-attend pag Friday, pakitayin mo nga yung gawa 2:42. Kaya dapat uma-attend tayo kada Friday. Kahit late tayo, ay 30 minutes ka lang maka-attend. Napakahalaga kada Friday para lubos nating naunawaan kung saan tayo patungo. Sabi nga na Ephesians 4:11-16, para hindi tayo kagaya ng bata na sinisiklo-siklot ng alon. Na kung ano na lamang dituro ng ating marinig, iniyayakap na lamang natin. Pero wala namang katotohanan. Gawa 2:42. Tingnan po natin. Para lubos nating maintindihan. Yan. Ang sabing ganoon, sa aklat ng Gawa 2:42, ayan na, malapit na. Isa! Ayan na, isa pa lang ha. Tatlo sa ating bibilang ito eh. Isa pa lang. They devoted themselves to the? Pakibasa nyo. Apostles? Sila ay nanatili sa aral ng mga apostoles. Hindi sila nanatili sa aral ng mga relihiyon. Hindi sila nanatili sa aral at mga doktrina, kultura at paniniwala ng kung sino-sino. Sila ay nanatili sa aral at turo ng mga apostoles. Kaya mga minamahal, bigyan ko lang kayo ng church history. Church history. Ito yung mga tinuturo natin kada Friday na ito ay binabayaran sa Bible School, no? Pero sa kada Friday, walang bayad, no? Year 1500, pakisabi year 1500, si Martin Luther na isang pari ay na-born again. Pari na born again, year 1500. Pari yun, ha? Kasabay niya si Savonarola, no? At silang dalawa ay na-born again year 1500 sa kanilang pagiging born again, lalong-lalo na si Martin Luther, ay ikinalat niya ang born again experience.
sa kabila ng mga threat sa kanya, si Martin Luther na hindi natakot na ikinala ang pagiging born again. May tao pa ho ba rito? At mga minamahal, year 1500 yun. No? Iba si Martin Luther King, iba si Martin Luther. Si Martin Luther King, siya yung Negro, African na American na gusto niyang maalis ang discrimination. Dapat pantay ang itim sa puti. No, kung buhay siya ngayon, masaya na siya. Sapagkat ang presidente ng Amerika ngayon ay itim si Barack Obama. At, pero si Martin Luther ay hindi siya, si Martin Luther King, siya isang pari na na-born again. May tao pa ho ba rito? At alam ba natin na marami pang pari ang mga na-born again. Si St. Peter Francis Assisi ay na-born again. Si Thomas Aquinas ay na-born again. Of course, ang mga maraming religion ay hindi tatanggap na sila ay mga na-born again. At si Martin Luther ay, of course, an excommunicate ng simbahang katoliko. Amen po ba? At siya ay tinawag na heretic, tinawag siyang aso. So sa pamagitan ni Martin Luther na isang pare sa Sabranola, ay kumalat yung tunay na kaligtasan, salvation by grace through faith na tinatawag nating born again experience. Maliwanag po ba mga minamahal? At nang lumitaw na nga po, ito po nga tunay na kaligtasan ng ating Panginoon, no? Mga minamahal, year 1950, pakisabi 1950. Sino pinanganak noong 1950? Hindi pa, si Ate Tonang, hindi pa ako pinapanganak niyan. Praise the Lord, bata ako eh. Mas bata ako ka Ate Tonang. Konti pa lang ang puti kong buhok sa kanya. Glory to God. 1950, makinig kayo maigi, 1950, no? Nagkaroon ng recognition at full restoration ang tawag ng evangelist. Pakisabi evangelist. Bawat religion, bawat paniniwala, meron silang mga pinuno. Pero ano, sino-sino ang mga pinuno ng church? Sino-sino ang mga pinuno ng church according to Ephesians 4:11-16? The apostles, walang matutulog. Walang matutulog, sabi mo sa katabi mo, bawal matulog. Makikinig lang. The prophets, the evangelists, and the pastors and the teachers. The prophets, the apostles, the evangelists, the pastors, and the teachers, these are the heads of the church, the true church. Maliwanag po bang mga minamahal? Ngayon, dahil nga nawala ang tunay na kaligtasan ni Kristo, nawala ang pagtanggap sa banal na kasulatan, nawala ang pag-amin na ito ang tunay na salita ng Diyos, na natural, maraming mga nangawala. Pero year 1500, sumili ang liwanag, ang born again experience ay dumating. Tuloy-tuloy na po yan, 1950, pakisabi 1950. Ewan ko kung buhay pa siya. Nabuhay pa ba si Billy Graham? Buhay pa ba siya? Buhay pa? Ang buhay pa. Yung mga anak niya, sumusunod na sa mga yapak niya. Listen very carefully. 1950, lumabas siya si Billy Graham. Evangelist Billy Graham. Kilala yan buong mundo. Kahit na hindi ka born again Christian, accepted si Billy Graham as an evangelist Billy Graham. 1950 yan. Nagkaroon ng restoration at full recognition ang tawag na evangelist. 1960, nagkaroon ng restoration at full recognition ang tawag ng mga pastor. 1960, you can write it down. 1970, nagkaroon ng full recognition at restoration ang tawag ng mga teacher. 1970. In the 70s, and in the 1980s, nagkaroon ng recognition at full restoration ang tawag ng mga apostles. I mean prophets. Kasabay niyan yung mga prophetical worship songs and praise songs. Kasabay niyan yung tinatawag nating tamburin. Pakisabi tamburin. Yan ay 1980. Mas maganda talaga Friday, nahihimay natin ito pag Friday eh. Kasi teaching ito, ang hirap nito pag Sunday. Kalabi ng mga katabi, Friday ka na lang umatid. Parang hindi nahihirapan ng lingkod ng Diyos. Ngayon, 1990,
1990 full recognition at restoration ang tawag ng mga apostoles. Nang lumabas yung sa Boronol at si Martin Luther, na-restore ang born-again experience. Nang lumitaw ang mga evangelist, paikita natin, ito yung pagpangaral ng tunay na kaligtasan ni Kristo, kasabay nun yung mga signs, wonders, and miracles, kasabay nila Billy Graham, sila T.L. Osborne, yung mga yan. Nakikinig pa po ba tayo? And so on and so forth. Pagkatapos po noon, yung mga na-born again, sino ang nag-alaga sa kanila? Ang mga pastor. Para alagaan sila, katuwang ang mga guru, para turuan sila. Kasabay po noon, sumunod na po ang mga propeta para bigyan ng direksyon. Pakitype natin yung Ephesians 4.11. Pakitype natin. At in the 90s, ang mga apostoles. Sino po ang nagbabasa ng Bible, taas ng kamay? Yan. Sino?